Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na naman kami sa Tagaba, sa Ibabano, kung saan mga kaibigan ay titingnan natin kung ano yung ma-vlog natin dito. At ito nga, interviewin natin yung isang pamangkin ni Ma'am Misty Cayonza, no? Yung kanyang tindahan. Oy! Kumusta? Anong balita sa'yo? How's ready namin gagawin? Gagawin namin kasi. Kaya ano? Oy! Rochelle, anong... Ayan. Eh, nandito kami ngayon sa kanilang ano? Pamangkin kayo ni ano? Ni Ma'am Misty Cayonz. Siya nagpaaral sa akin nung Tagig. Ah, siya nagpaaral sa iyo. Kasi ito sa Ate Mercy kasi nakilala ko rin lang siya sa YouTube. Hanggang sa nagka-konektahan kami na laman niya na taga-Katanawan din ako. Talagang simula nung magkakilala kami, tuloy-tuloy din yung suporta sa aking ginawa. Nabalitaan ko kasi, kaya hinouse red kita kasi ang sabi mo nga nung isang araw ay pinanegosyo ka ni Ate Mystica, ni Ate Mercy, ni Ate Mystica ng papuhunan. Oh. Ay ano naman sa ano mo yung papuhunan sa iyo ni Ate Mercy? Ayun, sa awalan Diyos ay malaking tulong po sa amin. Yung gawa ng kahit na paano po ay yung kita namin, yung pinapaipunod. Oo. Ay baka naman pwedeng makapangutang na rin like na rin. Ibig sabihin ka rin yung patinda ni ano? Ate Mercy? Yan po yung December, nagtanong po siya kung ano po yung magandang magiging negosyo po baga. Para po baga yung nakita rin baga po. Mm-hmm. Edi sabi ko nga tita, maga Pasko, maga Christmas party yung mga bata, tapos maga Pesta. Ay, sabi ko yung maga ano po ko namang sapatos, tapos yung mga damit, yung mga... Para po baga, sabi niya, kahit nandito lang po ako sa bahay, meron po bagang extra income. Oo. Kasi gusto niya po na, willing po siya magbigay ng puhunan. Oo, oo. Basta po, palaguin. Oo, palaguin talaga. Kasi kasi ngayong isang, ano, tinutulungan ni Boss Alex, negosyo din kagad yung kanyang ina, no? Yun talaga. At ito nga, may negosyo pala. Baka mo pwedeng makautang din eh. At Mystica, baka naman pwedeng makautang din eh. Kasi wala kaming mga sapatos. Oo. Oh. Wala kami, mga sapatos, Nike pa naman, oh. Oh, ito, pili na, mangungutang tayo kay Ate Mercy. Mamimili din ako dyan. Kaya Ate Mystica, mamimili ka rin? Ito ay house rent, ah. Hindi ito, ano. Ito yung inasabing, ano. Oo. Ah, sila po may mga shirt din, may mga damit. Ah, oo. Oh. Ah, meron din na rin. Pero may mga importante, ay. Nakahipo din. Diyos ko lang. Ah, ito pala, ito yung mga damit mo, ito. Oo. Magkano naman na rin, garin eh. Oo. Ay, maganda pala naman ang ginawa mo, ano? Mm-hmm. Para po bagayin, hindi naman siya mabilis maano ay. Mm-hmm. Sire, may mga shorts. Ito yung shirt gusto mo? Ayan. Ito po mga kaibigan yung ano patindi ni yung papuhunan nga ni Ate Mystica. Kasi nga mga kaibigan, wala tayong makikita na kahit na anong post sa kanilang YouTube channel. At ang ginawa ko nung isang araw, nag-post ako noong vlog ko doon sa tinutulungan ni Boss Alex ano, doon sa kanyang channel. Yun lang talaga makikita natin na pagtulong niya. At dito pala sa kanyang ano, laking ano nito. Laking puhunan din ito. Opo. Oh, yun, oh. Yun ang kagandahan, hindi kasi porkit tayo binigyan ng puhunan ay parang wala lang sa atin. Nakikita ko naman na ang dami ng laman ng iyong tindahan, ano? Oh, ang saya lang nung ganito. Yan din pong rip na yun. Siya rin po nagtindi nito. Siya pa rin ang bumili nitong rip na to? Opo. Sabi niya magtinda ka lang. Ay, may mga may ice cream pa pala. Pwede makautang ng ice cream din. Oh. Yan, may mga tinda. Ibig sabihin talagang pagtulong nila talaga sa gana, ano? Oo. Basta po, ang gusto lang po baga nila ay palaguin po. Oo, kasi tama yun. Gusto po nila na may negosyo po talaga. At maganda nga po talaga may negosyo. Oo. Lang po oo naman. Tapos yung puhunan po sa connect po card. Oo. Nangyari po kami gawa ng every Friday na po ako agent. Para po baga yung kabarangay namin, hindi na po sila mawilin mo. Ang sarap lang nung may kamag-anak na ganun doon. Yes po. Basta kaya, sabi ko nga, doon sa mga tinutulungan namin, lalo na kapag kasama si Ma'am Mystica, halagaan ninyo. Kasi totoong tao yan. Kaya nga po, ano? Talagang diba? Nasa puso niya kayo. Oo, nasa puso niya. Yung yan yung pagpaaral sa asawa ko po. Mm-hmm. Pinaaral niya po yun ng college, pinaka-graduate. Mm-hmm. Tapos po nung, ano po, ayong sa mga kapatid niya po, mm-hmm. tapos sa mga pamangkin.
siyang lagi po siyang nandiyan. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, magsisikap kami para po baga pagdating ng araw, hindi lang kami yung tinutulungan. Oo, oh, makakatulong din. Kumbaga sa panahon na kami naman yung matulong. Kasi tayo, alam natin yung hirap ng buhay. Tama yan, tama. Na kumbaga ay... Nagulat din ako kasi nga ang laki pala nung ano kasi nga sa totoo lang ang sir dati po yung tindahan namin yun lang po yung maliit na yan yung ng garden niya na yun po kay Tito Henry. Tapos ay nandoon lang po sa loob. Tapos ay nung hindi na nga po ako sekretary ng barangay sabi ko pala nga namin mag ano na kumita kahit paano. Eh dino nag ano si Tita sabi niya ano po yung maganda may gusto niya na ano. Tapos yung piso wifi namin yung iba ay nagsimula kami. Tapos sabi niya ay dagdagan mo pa yan at medyo okay nga po baga yung ano yung kita. Yun. Kaya sabi ko napakalaking tulong po. Tapos hindi. Yung ano nga po, yung motor nga po yung pinahiram sa amin. Kumaya pag nagko-collection po kami sa Damayang Pino, hindi na po baga naglalakad yung asawa ko. Pag nauwi po kami sa bayan, hindi na po kami namamasahe ng ano, ng mahal. Kumbaga po yung napakalaking tulong po. Kaya to sabi ko ay napaka-bless namin dahil may Tito Mercy at may Tito Alex po na willing silang tumulong lalo na po pag nakikita nila ng sisipa po magalita. Yun nga, kaya nga hinouse red kita. Hindi naman ito ibig sabihin ay alam ni Ate Mercy ano. Kaya hinouse red kid din kaysa kasi pupunta ko kay tatay. Didiretso ako doon. Eh dinaanan kita dito kasi nabalita ko nga. Sinabi naman niya doong huli vlog namin na ganun-ganun eh. Kaya sabi ko, tingnan ko nga. Kaya yun. Hindi, ako, masaya ako na katulad ninyo na may tumutulong sa inyo. Pinagsisikapan ninyong maiahon ang maiahon. Katulad niyan, nakita naman natin napakalaki nung maganda yung ano, ng kwan, may mga mantika pa. Oh, malaking tindahan na to. Sa totoo lang. Malaking tulong po, sir. Kumbagay kahit pa paano, kumbaga, hindi man kami yung nangungutang. Oo, nakakapag-utang kahit po. Sa maliit na halaga, kami po yung nakapagkaluan kahit pa paano. Oh. Hindi man po lahat, Kaya, yun nga po. Hindi yung mga bata, kuminsan pagkagaling sa school, sila pinag-ano na, ate, patingin doon ang sapatos niyan. Alam mo itong mga tao na ito, wala kasing ikwento sa akin. Kaya parang sa akin, surprise yung ano, parang na-surprise ako kasi nga itong mga tao na ito, kahit ito yung nakakausap ko, nakakakwento ko, hindi sila yung nagyayabang na, ay ganito ganito yung mga itinulong ko, ganito ganito. Nagulat na lang ako na hindi ko sukat akalain na dito pala, ay mayroong ganito rin tinutulong si, ano, hindi lang doon sa ibang lugar, kasi sa ibang lugar marami kasing tinutulungan din sila. Yung mga financial, kung ano-ano. Kaya nga, nagulat din ako na, uy, meron din pala rito. Kaya nga sabi ko, ito palang mga tao na to, hindi lang talaga palakwin to. Talaga tumutulong. Talaga. Kasi yung mga pamangkin niya po, halimbawa po napasok po ng college, hindi siya po yung naging atita, kailangan ko ng laptop. Basta kaya niya po at alam niya kung kailangan, siya po yung nagbigay. Yun nga po, tapos pag may mga award po yung mga bata, na alam kung sino yung top 1, hindi katulad niya po yung panganay ko, siya po yung top 1 sa klase. May 500 po siya. Yes, ano? Siyempre po ituwang-tuwa yung mga bata, baga po kasi sa hirap ng buhay ngayon, bihira po yung mga bihira tao, baga yun. Po na nakakabigay. Yeah, pero sabi ko nga, ang sarap pala rin sa pakiramdam na yung ikaw rin yung nagbibigay. Kaya sabi ko ay, sika pa tayo. Mas maganda 'yan, ano, katulad niyan. Merong kang po, merong nagbigay sa iyo ng puhunan, may nagpapuhunan nga sa iyo at pinagsisikapan ninyong mag-asawa. Napakalaking bagay kasi niyan. Opo, napahalagahan namin kasi alam naman po namin na yung binigay niya po baga, hindi niya naman po pinulot yung puhunan. Tama 'yon. Kaya good job, good job. Hindi po baga ano, na kumbaga po pinagsikapan nila tulad niyan, kuyat sila ng trabaho para po baga ano. Kasi yun nga po, gusto rin nila baga po na umangat din po baga yung buhay ng kanila. Hindi ba yung katulad ng iba na magkakamag-anak na, oh, bahala kayo dyan, basta ang mahalaga ay asinsado na, ganito kaya, ganito. Yun nga po, kaya sabi nga namin, ay minsan, siyempre na ano na rin po baga yung ibang mga kapatid na yung lagi baga na kaya sabi ko yun, kita'y magsikap para tama. Araw, hindi yung po laging hindi naman baga, kasi sabi lang, hindi laging malakas ang tao. Oo, tama. Hindi laging nasa abroad, paano kung dumating sabi ko, napakalaking biyaya kasi po ay pinagkatiwalaan kami ni Tita. Ay, papaano, maraming salamat at ikaw ay nakapanayam namin at nired namin yung iyong tindahan. Kami pupunta doon kay tatay. Ano? Kaya salamat din sa iyo kasi nga hindi yung ipinag-misis mo sa amin ay hindi para sa iyo kung hindi para doon kay tatay. Ano? Kaya maraming salamat at kay ano,
dito kayo, ano, salamat sa inyo. At kami pupunta ron siguro, ano, sa ano. Sana po'y marami.